Viral video ito, Idol. Road okay. Rage po. SUV versus taxi. Ito po si Mr. Carl Cow. Siya po yung SUV driver. Balikbayan ho kayo, sir. No, sir. I grew up abroad and then came back here a long time ago already. Okay. It's just that I just have a lot of English-speaking friends, so I never learned how to speak Tagalog very well. Pero you can speak Tagalog. I can, okay, sir. Good. I will try my best to do so. Okay. It's just that the last time I did, I think it got me into trouble. Is that right? The one that I shouted in the viral video. Ito po yung viral at marami po nagtag sa amin. Tatrapik kayo dyan, sir. Eh, palabas yan eh. Papunta yan dun eh. Oh, binabangga niya eh. Parang may tama pa rin. Labi dyan? Oo. Tawag kayo, police. Tawag kayo, police, boss. Tawag kayo. Diyak alam! Mabanggay niya talaga. Sir eh, kakaitan dalawang to eh. Sir, maara ka na yung drive ko namin. Commander Carl ka, kung gusto nyo i-complain, complain nyo ako. Sundalo ako, takapagligtas sa Pilipinas. Subukan nyo i-complain. Sir, atras. Doon. Iba. Marangan drive-thru. Yan ba yun? Yan ba yun? Ha? At ito pong si Sir Carl Cow pumunta rito para magpaliwanag daw. Tinatawagan po namin yung taxi para naman yung taxi driver din makuha yung kanyang side. Doon po sa viral video, nagwawala kayo doon, sir. In fact, there were two occasions, not only doon sa taxi driver, meron pa hong isang occasion na meron din kayong kinaaway. Right after po, sir. So maybe the second one, I don't know for sure, but maybe the other one is maybe a bystander, nakita niya po yung pangyayari, nagalit siya sa akin, naano siya sa akin, bigla nang drive ako, papagalitan niya ako, and then kinata ko sa unahan ko, naghubad siya, tapos naghamon ng suntukan. Nakita ko po may mga ibang tao na nagsasabi na ayun o, parang gano'n. So I thought na parang it was a trap. Bakit hun yung kinaaway yung taxi driver? Balikan, ito po yung ano, ito po yung blatter and ito po yung investigation ng police officers sa Masabong. Yung viral video, ang pinag-uusapan lang po natin ko po ngayon is that the uploading of the viral video. Kasi po, yung guard na nag-upload, si Joseph Deswido, he is the one that captured the gitna of the... Hindi po sa umpisa. So, let me tell you how it started na lang po, sir. Sige, sir. When nasa likod ako napapasok ng drive-thru. Hmm. Yung drive-thru napapasok, may isang bata nandoon ang lilimos. Yung bata nang lilimos, eto naman, dumidik-dik, yung... Is it dik-dik? The taxi was trying to... Ginigit-git kayo? No, not me. The person going inside the McDonald's. And then, the person was concentrating on the person na dumalapit sa kanya, on the taxi that was coming towards that car.
did not realize that the girl who was asking for I work with children, sir. I teach children how to cook. I teach autistic kids how to cook, sir. Okay. Malapit po ako sa mga ganon. I do charities, I do churches. Tapos nakita ko, tumalun agad yung kid out of the way. Okay. Tapos ngayon, nagalit na po ako doon sa Linawin ko lamang po doon sa mga nanonood po. Siya po yung nagsabi po na siya daw po ay tagapagligtas ng Pilipinas at nagpakilala po na sundalo. Yes. Tagapagligtas ka ng Pilipinas? Sorry, that's what I was saying. I might have said the wrong way. Then, which is the right way, sir? Which is the right way is that maybe I could have just spoken English and I told them that I wanted to help the person. Pero nasabi niyo po, tagapagligtas kayo ng Pilipinas. I know now that it means... Are you alright, sir? Are you in the right state of mind? Yes, I am. Hindi ko kayo nasisiraan ng... No. Okay. I promise you I'm not. It's just that maybe my Tagalog, my vocabulary in Tagalog is medyo off lang po, sir. Okay. We have explained that to the police officers na po. And we have explained that to everyone. So ano pong naging resulta po doon sa ginawang so, pag-imbestiga ng PNP? So ito po yung last. So napatawag na po yung taxi driver. Okay. And meron na po kaming kasulatan na settlement na. Now, may mali siya, may mali ako, ganun. I apologize. I am totally wrong. Okay. You're totally wrong. Okay. So that's very important to us. So inadmit niyo po na may mali kayo. Meron po ako mali. I should not have used. I'm very sorry to the... Let me just clarify that I am not part of any division of the AFP. Go. I am very sorry that maybe how I said it put them in a bad light. Dahil yung pagsabi mo na sundalo ka na hindi naman, user patient authority and sir, pwede yes, sir. Ka makulong dun. I did not say that. I was... Sabi mo kasi sundalo ako, tagapagligtas ako ng Pilipinas. Yes, sir. You said that. That's what I said. Exactly. Yes. That is your suppression of authority na pwede ho kayo makasuhan dyan ng AFP. That's why I'm apologizing, sir, right now. What I'm trying to say lang is that I did not say that I am a soldier for the AFP. Yes, sir. Kasi sinabi mo, sundalo ka, tagapagligtas ka ng Pilipinas, 1+1 mo yun, sir. Sundalo ka ng Pilipinas, AFP. So anyway, inamin mo naman, sir, na humingi ka ng sorry sa AFP. Yung AFP ba tinawag niyo na, sir, para mag-sorry? Actually, pinaka-apology ko po yung mga people who are part of the AFP na they work day and night to keep our peace and security and na ganun yung nangyari. So, sir, sa sayang na oras sila. Nag-usap na po kayo nung taxi driver. Nagkatawaran na ba kayo? Yung bang ibig sabihin? Even that time pa kasi, nag-sorryhan na kasi... let me tell you about the video, no? Nakagigit ako sa kanya and then I was trying to stop him from leaving. Sabi ko sa kanya at that time, if you can increase the volume, dyan ka lang. Antay tayo ng police. He was trying to escape. So I was moving my car forward, Why are you trying to stop him? What has he done? Kasi nag-rush pa rin siya mag-go kasi after pumasok na yung bata kasi namuntik niya masagasaan. Nagalit doon po, mali po ako. Kasi nagalit po ako nung time na muntik pa matamaan yung bata. Malapit po ako sa kids. Okay, understand. Pareho tayo. Pero sir, kung hindi naman po nasagasaan yung bata... Nagmamadali din po pa siya after. Then, dapat sir, ang tamang ginawa mo sir, dahil hindi naman nasagasaan yung bata, kunin nyo na lang po yung plate number na isumbong nyo sa kinukulan. Exactly. That would have been the right thing to do. Yes, sir. Hindi yes, po sir. Yung sir, mag-iskandalo kayo, magwawala kayo. Tuloy, alam mo ba, 5.5 million views na sa social media at kayo po ay binabash. At tinatagpo kami at gusto na dapat kayo maparusahan dahil nga po sa pang-abusong ginawa nyo. Yes, sir. Pero I hope you see the light in what I did naman. That I just wanted to stop people from driving that way. Sir, it is not for us to tell the people how they drive and how they should be driving. Unless kung tayo po ay nabangga nung taong pa reckless, then that's the time na pwede natin kumprantahin. Pero hey, kung may mga kaskasero dyan, unless kung ikaw po ay traffic enforcer, exactly, ikaw po ay SPG, then you can confront that person. Pero kung if you're not, then sakit sa ulo lang po yun, sir. Baka mamaya kung may baril yan, sir, o may panaksak. Exactly, sir. Your own safety na rin. I was not thinking, sir. Di ba, sir? So, nagka-ayos na po kayo nito, sir? Yes. Which one po? Kasi dalawa driver. Po yung tao, eh. Yung one pareho. Is the taxi driver. And so, from that day pa lang, nakaayos na. Pero to make sure lang, the next day, pinatawag ko po sila ulit sa police station and then doon kami talaga nakapag-ayos. And then with the guard naman, that same day also, the day after, nag-usap na po kami din, tsaka yung manager ng establishment. Ito po yung sinend sa akin ng... Nagkaregluhan na po kayo. Ito po yung sinend sa akin ng police officer po na nandoon po na nakikinig. Okay. Pero hindi po niya pwede gawin yan official po kasi kailangan pa daw niya magpadala ng investigator. Ang sinasabi kasi dito mga kapatid na yung security guard, naintindihan niya
yung gravity ng pag-upload ng isang video na nag-viral na hindi kompleto. Yung sinasabi ni Sir, Mr. Carl, na dapat pag nag-upload ng video, kompleto. Kasi ang nakita lang sa video raw is from gitna going to the end. From the gitna, go to the gitna. Hindi rin po nakita yung dumating yung dalawang police, si Salamat po at si Dakot. Hindi rin po nakita na naghingi din po ng sorry yung taxi driver, kaya namin pinaalis na po. So ang pinakasalanan po dito ng taxi driver sapagkat kaskasero siya, muntik na may makasagasa na bata, dahil sabi mo, doon lang po ako I got a little bit... May mga testigo kayo na kaskasero siya at may muntik na batang masagasaan. Wala eh. Kasi we just let him go eh. Kasi after that, it was nothing na eh. Kasi the police talked to him, he was apologetic. So, what was the point pa? Eh, dun sa pangalawa naman, sir. So, as you can see, same clothes ako. Yes, so, it happened on the same day. Now, I don't know if that person wanted to be viral or gusto niya pumatong sa nangyari po or nagalit po siya sa baka dating... Hindi, kasi itong isa, sir, kakasahan kayo eh. May pagsuntukan na sa inyo. Nakamotorista po. Naghubad po siya. Nagtanggal siya ng helmet. Naghubad siya. So, ready na po siya makipagsuntukan sa inyo? Yes, sir. At yes, idol. Umatras po kayo, sir. Narinig ko po. So, ibig sabihin, sir, nagkaroon kayo ng katapat. Kumasa sa inyo. Sir, yung taxi driver kasi hindi kumasa. Pag nakita niyo po kung gaano kadami tao nandyan, and pag meron pa ako ginawa doon, maybe sumali yung mga ibang tao nasa lugi naman ako, di ba? Okay. Sige, I see your point. So, yeah. Kaya ka umatras, sir, dahil baka kuyugin ka. Yes, sir. Gusto niya umatras, tapos umalis. Kaya po, kinaharang ko po yung ano niya. Sir, that's counterflow. Which one po? That's a two-way street, pero pumunta po ako sa lane nila. Ah, kinahin mo yung lane ng yes, taxi. Yes, kasi sinastop ko lang po siya. Okay. Papa-imbestigahan na po natin to sa PNP at saka sa LTO. Let's see what happens. Unfortunately, ito po yung nakakalungkot. Yung driver po pala, kanina pa namin tinatawagan itong taxi driver, para unang po ng pahayag at kung anong gusto mangyari ng taxi driver. Ito pong si Mr. Carl, kanina po siyang umaga rito, pumunta siya dito on his own para magpaliwanag. And what is another reason but pumunta kayo dito, sir, bukod sa magpaliwanag? I just want to thank like other people na who have encouraged me to come here. Kasi sinabi nila na kayo po yung pinaka-fair na nakapag-ayos ng name ko. Nag-apologize po kayo, tinanggap niyo po yung pagkakamali niyo, and it's very unfortunate kasi po yung taxi driver, di po namin makausap. Sana po ang gagawin namin, pag-usapin kayo, kunin mo na yung side ni taxi driver, pagbatiin kayo. Ano nangyari sa taxi driver? Namin yung sa LTFRB, sir, pero yung number po hindi na po working. At sabi po nung may isa po kaming number na tawagan, hindi na daw po sila yung may-ari ng taxi. Baka kolorin mo yung taxi, kaya hindi siya makontak. Hindi ko lang po sigurado, sir. Bakit? Wala yung company name? Hindi nyo na-trace? Yun po, na-trace sa LTFRB, pero hindi na daw po sila yung may-ari. So, tatawagan na lang po namin yung taxi kung willing na po siya makipag-ayos para matapos na po itong problema. Kasi ang nangyari pala, sir, kung totoo yung sinasabi nyo, na meron siya mali dahil kaskasero siya, muntik na siya makasagasa ng bata. We already have the police reports I gave to you. Okay. I shown you the police reports. You can maybe interview the police officers po. I just really want to say po that I apologize to everybody po. I know what I did was wrong. I really, really apologize. I will do better next time. Tama sinabi mo, dapat pinicturan ko na lang. Correct. Tapos umalis na ako. And then i-forward po dun sa police, sa mga authorities. For your own safety, sir, paano, sir, kung may ganun yun at binaril ka at kung isinaksak ka? Yeah, sir, as I've said, there was a little kid. I can show you some pictures and nandun po yung bata? No. Ano po yung kid yun, sir? Yung batang palaboy-laboy o anang lilimos? Opo, kaya binagtawa nun siya. Tapos biglang... Bakit to siya? Yung mabilis, walang preno? No. There kasi, in that sense kasi, may gutter dyan eh. So, person was going in, yung tinatry niya unahan, etong person na to, hindi siya tumitingin doon, tinitingin niya yung taxi kung tataba pa sa kanya. So, pag ganyan siya, yung bata, tumunon out of the way. Nung tumunon yung bata out of the way, nagalit po ako sa taxi. How I reacted was wrong. Concerned po kayo sa welfare ng bata kasi muntik masagasaan. So, ibig sabihin, kumbaga, kaskasero, hinahinay ka dapat pare, parang ganun po yung dating. Yes lang po. Yun lang po. Tapos, nung sinap ko siya, ayaw niya magpa-stop sa akin. Gusto niya, pinipilit niya umalis po. So, hinaharap ko po yung kotse ko sa kanya hanggang po dumating yung police. And you can ask the police station po na talagang po may dalawang police tumunta at nakapag-ayos and umalis na po ako. Okay. And so, then, after that, yung isa naman, siguro, sumunod sa akin, I got something from a nearby store. And then paglabas ko, biglang na lang ako papagalitan sa car. Tapos biglang sa unahan ko na ganun, bumaba siya, naghubad siya. Tapos nakipag-awit sa akin. Tapos narinig ko po, dun sa video po, maririnig nyo, ayun, gumaganon sila. So, nung narinig ko yon,
Parang feeling ko, they just wanted me to do something to him. Para kuyugin kayo. Para meron na silang reason kung bakit right. ako i-gugoy. So that time, I was thinking na. Umalis na kayo. Ilan araw na po ako hindi nakakatulog. Pero I really want to thank the police officers. Sir, naintindihan ko po yung damdamin ninyo na meron kayong concern sa mga kabataan at galit kayo sa mga reckless. Sino pa naman hindi galit sa mga reckless? Tayong lahat. Pero next time, for your own safety, sir, pag ganon, pabayaan mo na lang. Maliban na lang, halimbawa, nasa gasaan talaga yung bata yeah. at humarurot, then pwede ko kunyong habulin, yes. then concern citizen. Yes. Pero kung ganun, sir, na muntik-muntikan lang, kunin nyo lang po plate number dahil yeah. Malay mo paano sir kung may saksak yun? Paano kung may baril yun? Yeah, yun nga. Hindi din po ako nakapag-isip na. Paano kung may baril yun? Siguro diba, marami din akong ano, kinukulong na galit and all that. Siguro nakakasama-sama lang. Siguro traffic. Na init lang ng ulo ko. Sorry po, citizens. I'm really, really sorry po, no? Lalo na kay ano, JC Crew, Jack Toings. Kasi sino siya ang nagpilit sa akin. Sabi niya talaga, pumunta daw ako dito. Magsalita ko kayo para address niyo po yung mga netizen. Ano gusto niyo sabihin? Netizens po. Opo, sa mga netizens, thank you po sa mga people na they asked me first what happened before judging me. Thank you so much for that. Thank you kay ano, We Go PH. Where to go, PH? Okay, Idol Rafi, thank you so much, Idol Rafi. Yes, I feel that maybe a little bit you can na-change na yung minds ng mga tao ngayon of what happened. Kasi ang nakita lang, kasi yung nagwawala lang ako eh. Okay. Nung nakita nyo naman na hindi naman ako ay umpisa. Kasi doon po sa statement, yung statement mo ng taxi driver na naintindihan niya na hindi niya nakuha yung buong video. Yes po. Nandoon naman eh, inaamin nung taxi, nung guard po, yung guard na hindi niya nakuha yung buong video from the start. Ang nakuha niya is nasa gitna na lamang. Sir. Tama, ito po yung exact. Sir. Nakalagay dito, thank you, Jay. The said security guard, Joseph Disuido, understand the gravity of uploading an incomplete video, decide to delete the viral posted video and apologize to the complainant. Ayun. Ang galing nga, sobrang ng Baler Police eh. Okay. Kasi within minutes, nandun na sila agad. Ah, mabilis ang kanila. Mabilis yung response okay. sila, sir. Bali, nung tumakbo po sa loob yun si Gina Ledesma, tumakbo po sa loob ng McDonald's, siya po yung manager ng McDonald's sa Baler, tumakbo po siya ng police. Nung dumating yung police, nakaayusan, umalis na po kami. So, kami po yung nananawagan dun sa taxi driver, nandito naman po yung inyo pong nakaalitan. Sana pumunta ho kayo dito, Mr. Taxi Driver, kinukontak namin kayo to no avail. Sana pumunta kayo dito. Ano eh, nag-usap na kami doon sa police station eh, kaya medyo... Ah, okay na. Ito po yun, ano? Ito po yung statement na naging okay na. So meron na pala kayo pag-usap. Ito po. Ayan po yung taxi driver and me. Ah, okay. Yeah. So meron na pala. So, na hindi alam ng mga netizen. Maraming hindi nakakaalam nito, sir. I'm a teacher po for little kids po. Na I teach them how to cook, 4 years old, 5 years old po. Okay. And also, I'm a teacher for autistic people. Yung autistic, free po yung classes niya sa akin. May mga bata na nag-enroll sa akin yes, sir. To learn. So, I earn from them. And then, from what I earn there, yung mga tao na autistic, ano, walang pera pang ano, that's where the money goes. Tinutulungan niya po yung mga autistic children. Yes, I have awards here. Ito po yung mga kids. Ito po. Oh, okay. I'm not proving anything from here, sir. No, it's okay, sir. I just want you to know lang na how come I'm so close to that kid. This is my fourth batch po. Okay. Batch 4 po, yan. Ano pong tawag sa inyo ng mga kids? The Big Bald Chef. Bakit po the Big Bald Chef? Chef po kayo? Opo. Ah, okay. Saan po kayo nagluluto? Well, before, my family had some restaurants, pero wala na po ngayon. Wala na po akong connection sa kanila. Nag-freelance na po ako. Ganun po ako klaseng tao lang po, sir. I just wanna help out. Okay to, sir. Okay to mga pinapakita mo. This will help you. Yung mga autisms, pupunta sa akin, tinuturuan ko mag-chop, tinuturuan ko magluto. Nabibigyan nyo ng trabaho. Tapos, something to tapos do. Bahala na sila, maghanap ng trabaho. So, if ever, kuya, no, mag-hotel sila. Chopper sila. Hindi sila yung takabukasan ng pintuan o taga ano, diba? At least meron silang profession. Ganda. Yes, sir. Makatulong kayo in a way. And that's really one of the best. Like, and this is free. I've been doing it for a while already, so hindi lang ngayon kasi may problema ako kaya lang free. Pero it's been a while already. Meron din po ako mga pictures na ano, ina-awardan po ako ng charity works sa mga churches. Meron din po ako mga people na ano na want to vouch for me sa mga help ko with the kids. Everybody po wants to ano. Also the LGBT. I do dinners for them, I do meet and greets for them, mga ganun po. Okay. Yeah. I'm very, very sorry po thank sa, you, sir. Sir. There's no problem, you don't have any problem with us. Yun nga lang po yung mga netizen nag-react, pero maganda naman po yung paliwanag ninyo. Ipo-post po namin to,
And I'm sure yung mga netizen, after watching this, iba po yung pananaw sa inyo. Yes, pero once and for all po, no, na I'm very sorry about the AFP. Okay, about the situation there po. No? I'm very sorry po, I'm not part of the AFP. I'm not part of any division in the Philippines po. Okay. Anyway, hindi ka naman nag-uniforme siya, nagsalita ka lang. So, at saka nag-sorry ka naman na okay na yon. So, yan po, pumunta siya mismo dito si Sir Carl, yung taxi driver, nakipag-ayos na pala sa kanya, pumunta lang siya dito para magpaliwanag dahil may nagsabi sa kanya na pumunta rito at magpaliwanag sa atin, and we really appreciate it. Thank you, Jex. Over. And the Mamang Group, Mamang Thank Car you, Group, they're your biggest fan though. Thank you, sir. Pero mali sila. I'm your biggest fan. Oh, thank you, sir. Thank you, sir.